Maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my channel. Samahan niyo po akong tunghayan ang ikalimang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ikaw ang Aking Mahal. Kahit kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, pakiclick din po ng subscribe button, ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa paparating ko pang mga uploads. Hindi rin siya alangan kay Albert. Pero sa pisikal na kaanyuan lang iyon, winakasan niya ang pagsisentimento bago pa siya pangibabawan ng emosyon niya sa mga oras na iyon. Hindi siya maaaring bumalik sa music room na namumugto ang mata niya. Nagawa niyang maging matatag kanina, kaya kakayanin niya hanggang magkaroon siya ng pagkakataong makausap si Albert ng sarilinan. Dapat niyang tandaan na naroon siya para kausapin ng kasintahan tungkol sa kalagayan niya, hindi para pakialaman kung may namamagitan mang relasyon kina Marius at Eunice. Kailan kong maging matapang, sabi niya sa sarili bago binuksan ang pinto ng banyo. Huminga siya ng malalim kasabay sa pagpihit niya ng doorknob, pero naudlot paglabas niya dahil humarang si Albert. Bago pa siya makalabas ay nakapasok na ito. Narinig pa niya ang pag-click ng ilak nito ang pinto. Anong kalukuhan ang ginagawa mo, Clarice? Nanggigigil na tanong nito nang hawakan siya sa magkabilang braso. Sa higpit ng pagkakahawak nito sa kanya, ay halos bumaon ang daliri nito sa mga braso niya. Just what the hell is all about? Bakit basta ka nalang sumulpot dito at nagpakilalang girlfriend ni Marius? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Gusto lang naman kitang makausap, Albert. Bigla ka na lang hindi tumawag at hindi nagpakita. Anong gusto mong isipin ko? Ngayong nakita mo na ako at alam mong ikakasal na kami ni Eunice, ano pa ang gusto mong malaman? Gusto mo ba ng formal break? Alright, I'm breaking up with you. Ganun na lang ba kadali na talikuran mo ako, Albert? Pagkatapos mong sabihing mahal mo ako? Hindi niya napigilang pumatak ang luha sa mga mata niya. Pagkatapos ng lahat, ay nakita niyang sandaling natigilan si Albert. Pagkatapos nito ay lumuwag ang pagkakahawak sa mga braso niya. Nagngangalit ang mga bagang nito sa pinipigilang emosyon. Inakala niyang tataligod na ito, pero kabaligtaran ang ginawa niya. Sa isang iglap ay kinulong siya ni Albert sa mga bisig niya. Inalaga nito ang mga labi niya katulad ng isang uhaw na manlalakbay mula sa disyerto. Kulang na lamang ay higupin ito maging ang hininga niya. Miss na kita, babe. Bulong nito sa mga labi niya nang sandaling umangat ito para sumagap ng hangin. Hinalikan nito ang magkabilang pisngi niya at pinagdikit ang kanilang mga ilong. I'm sorry. I'm really sorry. Bakit mo nagawa sa akin ito, Albert? Anong pagkakamaling nagawa ko sa iyo? Bakit? Pumatak ang luha sa kanyang pisngi. Kung alam lang nito na parang dinodurog ang puso niya sa sama ng loob. Hindi ko kayang suwayin si Mama. Sinabi ko na sa iyo nung una, hindi ba? Si Eunice ang napili niyang mapapangasawa ko. Hindi mo nilinaw ang lahat. Hindi mo sinabi ng deretsahan na ang mama mo ang nagpapatakbo ng buhay mo. Pinaasa mo ako, Albert. Hindi kita pinaasa. Kung ganon, ano ang ginagawa mo, Albert? Pinaglaruan mo lang ba ang damdamin ko? Ginamit mo lang ba ako? Huwag mong isipin ang ganon na ginamit lang kita. Kung ganon, ano, Albert? Ano ang dapat kong isipin? Pagkatapos ng lahat na namagitan sa ating dalawa, heto ka at magpapakasal kay Eunice na iyon. Niniho-niha ay wala kang sinabi sa akin. Basta ka na lang nawala na parang bula. Narinig niya, napabuntong hininga ito. Pagkatapos noon ay umagwat ito sa kanya. Maigi siyang pinagmasdan ito habang nakasandal sa pinto. Paano humantong ang lahat sa pagpapanggap mong girlfriend ni Marius? Tanong nito sa nagsalubong ng mga kilay. Paano nasali si Marius sa gulong ito? Hindi ako nagpunta rito para manggulo. Oh, hindi ba? Ano sa palagay mo ang mangyayari kapag nalaman ni Mama ang relasyon nating dalawa? Nagpunta lang ako rito para ipaalam sa iyo na napalunok siya nang makita ang disgustong rumistro sa mukha nito. Nagbalik sa isip niya
Ang sinabi ni Marius kung hindi katuwa ni Albert na malamang nagdadalang tao siya. Ipaalam na ano, sabi ni Albert nang sandaling matigilan siya. Buntis ako. Halos malakas lamang ng kaunti sa bulong ng tinig niya. Pero batid niyang malinaw na narinig ni Albert ang kanyang sinabi. What? Tila hindi ito makapaniwala sa sinabi niya. Hindi mo naman sana gawa-gawa lang ang pagdadalang tao para guluhin ang buhay ko. Guluhin ang buhay mo? Gawa-gawang pagdadalang tao? Napakagatlabi siya upang huwag mapagulhol. Hindi niya mapaniwalaan ang nasa harap niya ay ang lalaking minahal niya at pinag-alayan niya ng kanyang sarili. Buntis ako, Albert. Hindi ito gawa-gawa lang. At alam mong ikaw ang ama. Paano ko malalaman? At paano ako makatitiyak na ako ang ama ng dinadala mo kung darating ka dito na nagpapanggap ng nobya ni Marius? Sa bugso ng damdamin ay sinampal niya ito. Hindi niya inaasahang marinig kay Albert ang pagdududa. Batid nitong malinis siyang babae. Magkano ang ibinayad niya sa iyo para guluhin ang buhay ko, Clarice? Tanong nito habang hinaplos ang namumulang pisngi. Is that a diamond necklace? Parte ba iyan ng suhol sa iyo? Nagmagandang loob si Marius. Hindi niya ako sinuhulan at lalong hindi niya ako binayaran para guluhin ang buhay mo. Binigyan niyang diin ang huling katagang sinabi. Ako ang lumapit sa kanya. Binigay mo ang address niya, remember? Inakala kong doon ka nakatira. Pwede namang hiningi mo na lang ang numero ng telepono. Bakit kailangan mo pang sumama at magpanggap? Sasagutin mo ba ang tawag ko, Albert? Gayong pinagtataguan mo ako? Pumayag ako sa kondisyon niya para magkausap tayo. Maliban doon, eh wala na kaming pinag-usapan pa. Hindi ko alam kung paniniwalaan pa kita. Hindi ako nagsisinungaling at totoo na buntis ako. So, you are pregnant. Ano ngayon ang gusto mong gawin ko? Maging siya ay nalilito kung ano ang gusto niyang mangyari. Alisin mo na. Sasamahan kita sa abortionist. Hayop ka? Luha ang sinugod nito at pinagsusuntok ni Clarice sa dibdib. Anak mo ito, Albert. Anak mo ito. Hindi na mahalaga kung anak ko man ang dinadala mo, Clarice. Si Eunice ang pakakasalan ko at mahal ko siya. Hindi ko maiibigay sa batang iyan ang aking apelyido. Paano mo nagawa ito, Albert? Hindi ako makapaniwalang magagawa mo sa akin ito. Tinutulungan lang kita at tatapusin mo na ang pagbubuntis mo at mawawalan ka na ng problema. Iyon ba ang solusyon? Iyon ba? Pasigaw na sabi niya. Huwag kang sumigaw, baka marinig nila tayo. Wala akong pakialam. Napakawalang hiya mo. Tinakpan nito ang bibig niya para patahimikin siya. Niyakap siya nito ng mahigpit nang magpumigla siya. Ilang sandali rin siyang nanlaban. Pakiramdam niya ay pinagsakluban siya ng langit at lupa kaya gusto niyang ibalik kay Albert ang sakit na nararamdaman niya. Makinig ka sa akin, Clarice. May pabor ako sa iyo. Kung ipagpapatuloy mo ang pagbubuntis mo ay mahihirapan ka lang. Hindi ko kikilalanin ang magiging anak mo. Napakasama mo. Nanlumo siya sa tahasang pagtatakwil nito sa magiging anak nila. Napakasama mo. Kailangan mong maging praktikal, Clarice. Walang mabuting maidudulot sa iyo ang pagbubuntis mo. Ipatanggal mo na. Hindi kita pababayaan. Bigla ay parang napaso siya sa pagkakayakap nito sa kanya. Tinanggal niya ang mga braso nito habang nanlulumong lumayo siya rito. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang nag-aapoy na galit niya nang ma-realize niya kung ano ang klaseng lalaking minahal niya. Iwan mo na ko, Albert. Sabi niya habang pinapahid niya ng mga palad ang mga luha sa kanyang pisngi. I hope you're not going to do anything foolish. Sabi niya sa nagbababalang tono. Iwan mo na ako. Sabi na lamang niya. Daig pa niya ang inuntog ang ulo sa pader para matauhan ito. At wala siyang gustong gawin sa mga sandaling iyon kundi ang malayo rito. Nais niyang maglaho si Albert at tuluyang mawala sa paningin niya. Do I have your word? May lakas na loob pa itong itanong sa kanya.
Napapikit siya at pinaglabanan ang nararamdamang sakit sa kanyang dibdib. Mahirap tanggaping ganito lang pala ang klaseng lalaking pinagkalooban niya ng lahat-lahat sa kanya. Hindi malalaman ng mama mo at ni Eunice ang tungkol sa ating dalawa. Wala sa loob ang sinabi niya. Namamanhid ang pakiramdam niya at kailangan niyang humawak sa lababo upang kumuha ng lakas doon. Tumango-tango ito at tila natilihan bago tuluyang lumabas ng banyo. Nang mawala ito ay tuluyang sumama ang pakiramdam niya. Sweetheart, ayos ka lang ba? Tinig ni Marius ang sumunod na narinig niya pagkatapos ng malakas na katok sa pinto. Hindi niya nagawang sumagot dahil halos isubsob na niya ang mukha sa lababo. Hey, are you okay? Anong ginawa ni Albert sa iyo? Tanong nito nang pumasok at makita siya sa miserableng kalagayan. Hinaplos nito ang likod niya. Hindi niya makuha magsalita kaya umiling na lang siya. Inabot pa ng ilang minuto ang pagsusuka niya bago nahimasmasan. Kinuha ni Marius ang tuwalya at dinampi sa pawisang mukha niya. Pinagpahinga siya nito bago inalalayan palabas ng banyo. Kailangan mo magpahinga. Sinamahan siya nito sa direksyon ng hagdan. Hindi pa ako nagpapaalam sa mama mo. Okay lang yon, hayaan mo na sila. Ang kalagayan mo ang mas importante. Pagkarinig sa sinabi nito ay hindi na siya nakipagtalo pa. Sumunod na lang siya sa gustuhan nito. Kung sa bagay, kailangan na rin niyang magpahinga. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Albert ay parang tinakasan ng lakas ang katawan niya. Nalalambot ang mga tuhod niya at parang ibinigay iyon sa bawat hakbang niya. Gusto mong buhatin kita? Tanong ni Marius nang mapansin ang kalagayan niya. Huwag na, kaya ko pa naman. Are you sure? Oo, sagot niya pero unang baitang pa lang ay bumigay na ang tuhod niya. Narinig niyang napabuntong hininga ito. Pagkatapos niyon ay walang imik na binuhat siya patungong hagdan. Hindi man lang ramdam ni Clarice na nahihirapan si Marius na buhatin siya nitong papanhik ng hagdan hanggang sa kwarto nito. Napakalakas niya at ramdam niya ang mga muscles nito sa pagdadaiti ng kanilang katawan. Sigurado siyang alaga sa workout ang katawan nito. Nagpasalamat siya nang ibaba siya nito sa kama. Nang maibaba siya nito ay dumagan ang dibdib nito sa kanya. Sa halip na magmadali ay nanatili ito ng ilang saglit at tumitig sa mga mata niya. Napalunok siya sa intensidad niyon at tiyak niya ramdam nito ang mabilis na pintig ng puso niya. Ikukuha kita ng maligamgam na gatas. Sabi nito at sa wakas ay tumayo mula sa pagkakadagan sa kanya. Mapabubuti nito ang pakiramdam mo. Salamat. Umiwas siya sa tingin nito. Nalilito siya sa nararamdaman niya at ayaw niyang makita iyon. Nang lumabas ito ay sinamantala niya ang pagkakataon para maglinis ng katawan at magpalit ng damit. Isinuot niya ang ternong pajama na dala niya. Hindi nagtagal at nagbalik ito dala ang isang baso ng maligamgam na gatas. Ininom niya iyon habang nagbibihis. Nang lumabas ito ay nakasuot na lang ito ng boxer short at gray na sando. Bit-bit nito ang isang kumot at unan. Nagkausap na kami, sabi niya habang nilalagyan ito ng kumot ang supa. Gusto niyang ipatanggal ang nasa sinapupunan ko gaya ng suhestyon mo. Hindi ko iyon iminumungkahing gawin mo. Ang sa akin lang, tinatanong lang kita kung gusto mong ipatanggal iyan. Pinili niyang huwag makipagtalo tungkol sa bagay na iyon. Pwede mo na akong ihatid bukas. Wala na akong aasahan kay Albert. Kung ayaw niya sa amin na magiging anak ko, hindi ko ipagpipilitan sa kanya. Kaya kong buhayin ang magiging anak ko nang wala siya. Sumama ang pakiramdam niya sa huling sinabi. Muling pumatak ang mga luha sa magkabilang pisngi niya. Nakita niyang natigilan ito pagkatapos ay lumingon. Tumitig ito sa kanya at nabakas niya sa mga mata nito ang simpatya. Hindi ka pwedeng basta na lang umalis. Sabi nito pagkuan. Bakit hindi ako pwedeng umalis? Wala na akong kailangan sa lugar na ito. Nasabi ko na sa kapatid mo ang kalagayan ko at tinanggihan niya ako.
Mahirap lang ako, Marius. At wala nang natitira sa akin kundi ang dignidad ko. Alam kong malalagay ako sa kahihiyan sa pagiging disgrasyada. Pero hindi ko ipalalaglag ang dinadala ko. Nagpunta ka rito bilang nobya ko. Hindi ka pwedeng basta umalis na lang dahil tiyak na magtataka sila. Malumanay na sabi nito, gusto ko nang umalis, Marius. Gusto ko nang lumayo sa kapatid mo. Hindi ko inaasahang sinayang ko ang pag-ibig ko sa isang walang kwentang lalaki, gaya ng kapatid mo. Napakasama niya. Calm down. Lumapit ito nang makita siyang pumapatak ang luha sa kanyang mga mata. Niyakap siya nito. Makakasama sa iyo ang pag-iyak. Tama na. Ano ang naging kasalanan ko sa Diyos para parusahan niya ako ng ganito? Sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Huwag mong sisihin ang Diyos. I'm sure may magandang plano siya para sa inyo na magiging anak mo. Huwag mong panghinayangan na tinalikuran ka ng kapatid ko. It's not the end of the world. Minahal ko siya. Obviously, ginamit ka lang niya. Nahimigan niya ang galit sa tono nito. Magkatulad lang sila ni Mama. Iuwi mo na lang ako bukas, sabi niyang nakikiusap. Iniangat niya ang ulo niya mula sa pagkakahilig sa dibdib nito. Hinaplos nito ang buhok niya bago ang kanyang mukha, na tila ba sinasaulo nito ang bawat detalye. Maganda ka, alam mo ba yun? Para sa akin ay higit kang maganda kaysa kay Eunice. Wala kang dahilan para magmadali kang umalis. Ipakita mo kay Albert na kung kaya ka niyang talikuran, ay kaya mo ring mawala siya sa buhay mo. Kung aalis ka, ay para mo ring ipinakita sa kanya na talo ka. Isusuko ko na ang pag-ibig ko, Marius. Hindi ko na hihintayin ipagtaboyan ako ni Albert. Aalis na ako hanggang may natitira pa akong respeto sa aking sarili. I want you to stay. Bakit pa? Magdadala lang ako ng gulo sa pamilya ninyo, Marius. Matagal nang walang katahimikan sa pamilyang ito, Clarice. Hindi niya alam kung ano ang nais nitong ipakahulugan doon. Napabuntong hininga siya. Magsabi ka sa akin ng totoo, Marius. May nakaraan ba sa inyo ni Eunice? Nagpasya siyang isatinig ang tanong na naglalaro sa isip niya. Nakita niyang nagngangalit ang bagang nito. Bakit gusto mong malaman? Tanong nito habang salubong ang mga kilay. Gusto kong malaman. Nang makita ko kung paano kaniya tingnan ay kinutuban ako na higit pa sa dating magkaibigan ang namagitan sa inyong dalawa. At gusto kong malaman para alam ko kung saan ako lulugar. Ikakasal na si Eunice sa kapatid ko. Wala kang dapat alalahanin sa kanya. Hindi mo sinasagot ang tanong ko. Hindi ko kailangang sagutin iyon. Matagal na nagtama ang kanilang mga mata na tila ba tinatantya ang isa't isa. Siya ang unang nagbawi ng tingin dahil hindi niya natagalan ang panunuksong nabakas niya kay Marius. Habang seryoso siya, ay tila baliwala naman kay Marius ang problema niya. Gusto ko nang magpahinga, sabi ni Clarice nang kumala siya sa pagkakayakap nito. Sige, sabi nito habang bumaba ng kama at pinatay ang ilaw. Naiwang bukas ang isa sa dalawang night lamp na nakapatong sa night table na nasa ulunan ng kama. Good night, sweetheart, sabi ni Marius nang nakahiga sa supa. Good night, sabi niya at pagkatapos ay pinindot niya ang switch ng night lamp na nasa kanan niya. Nang magdilim ang silid ay namayani ang katahimikan. Bukod sa mahinang tunog na nagmumula sa air conditioning unit, ay narinig niya ang paminsan-minsang pagbuntong hininga ni Marius. Marahil ay hindi ito makatulog dahil hindi komportable sa higaan. Isang oras ang lumipas pero maila pa rin ang antok sa kanya. Naramdaman niyang gising pa rin si Marius. Pabali-baligtad ito sa kinahihigaan kaya naawa siya rito. Hindi ka rin ba makatulog? Tanong niya nang hindi nakatiis na hindi alamin kung komportable ito. Okay ka lang ba? Sa totoo lang, hindi ako sanay na humiga sa supa, pag-amin niya. Lalo siyang nakonsensya kaya muli niyang inielok ang kama dito. Sinabi niya sa kanilang dalawa na masanay siyang matulog kahit saan. Pero muli ring tumanggi ito. Kaya nagdesisyon siya.
Malaki naman itong kama. Kasya naman tayo, sabi niya. Ano ba kung matulog silang magkatabi? Tiyak namang maginoo si Marius lalo pa at alam nito ang kalagayan niya. Ilalagay na lamang niya ang unan sa pagitan nila. Hindi ito umimik. Akala niya ay tinatanggihan nito ang alok niya. Pero maya-maya pa ay ramdam niyang bumangon ito at lumapit sa kama dala ang kumot at unan niya. Thanks, sabi nito nang humiga ito sa tabi niya. Lihim siyang nagpasalamat nang hindi napansin ang paglagay niya ng unan sa pagitan nila. Nakahinga siya ng maluwag at wala nang nabanggit na pagtatalo tungkol doon. Good night, sabi nito bago pumihit patalikod sa kanya. Good night, sabi nito at marahang hinaplos ang balikat niya. Ilang sandaling nanatili roon ang kamay niya. Labis-labis ang kaba sa dibdib niya na dala ng presensya nito. Inakala niyang magdamag siyang hindi makakatulog pero katakatakang hindi nagtagal, dumalaw rin ang antok sa kanya. Naalimpungatan si Clarice nang marinig ang katok sa pinto. Pagmulat ng mata niya ay naalaala niyang nasa kwarto siya ni Marius sa mansyon ng Villa Puerte kaya napabuntong hininga siya. Kasunod niyon ay narealize niyang nakayakap ang binata sa baywang niya habang ang mukha nito ay nakasiksik sa leeg niya. Nasaan ang una na inilagay ko sa pagitan namin kagabi? Nagpapanik na tanong niya sa isip. Hindi niya alam kung paano aalis sa pagkakayakap ni Marius dahil sa tensyon. Paano nangyaring nakayakap ito sa kanya? At Diyos ko, boxer short na lamang ang suot niya sa ilalim ng kumot na pinagsaluhan nila. Agad niyang pinakiramdaman ang katawan kung mayroong kakaibang nangyari. Pero bukod sa pangangalay ng kanyang braso ay wala namang naramdaman pang iba. Marius! Marius! Inagaw ng pagtawag ng boses ng isang babae ang atensyon niya. Sakalang niya muling naalala na may kumakatok nga pala. At hindi nagtagal ay narealize niyang tinig iyon ni Eunice. Tinignan niya ang Rolex na suot ni Marius at nagulat siyang nang makitang mag-aalas 8 na ng umaga. Nagpasya siyang gisingin ang katabi. Marius, gising na. Kumakatok si Eunice. Sabi niya habang inalis niya ang braso nito sa pagkakayakap sa kanya. Umungol lang ito at hindi nagmulat ng mga mata. At sa halip ay umalis ang pagkakasiksik sa liig niya ay lalo pang humigpit ang pagkakayakap nito sa baywang niya. Marius, nagtatawag si Eunice, bulong niya. Pakiwari niya ay tuyong-tuyo ang lalamunan niya dala ng kaba sa pagdidikit ng kanilang mga katawan. Hayaan mo siya, aalis din yun. Ang mainit na hininga nito ay dumadampi sa lieg niya. Napabuntong hininga siya, kasabay ng pananayo ng mga balahibo sa batok niya. May hatid na kiliti ang pagdampi ng mainit na hininga nito sa balat niya na hindi nagustuhan iyon. Marius, Clarice, hoy, gising kayo. Nilakasan ni Eunice ang boses nito. Nagyayaya daw sa palaisdaan ang mama mo, sabi ni Clarice sa kanya. Gusto ko lang matulog buong araw na kayakap ka ng ganito. Huwag mo siyang pansinin. Aalis din yun. Pero, Marius! Marius! Come on! Bangon na kayo. Nagyayaya ang mama sa palaisdaan. Oo na, sandali nga lang, sigaw niya. Dahil doon ay wala nang nagawa si Marius nang bumangon at bumaba siya sa kama. Gusto niyang pagbigyan ang gustuhan nitong matulog na lang. Pero, ayaw naman niyang magtaka si Eunice kung bakit hindi niya ito pinagbuksan. Ayaw niyang mag-isip ito ng kung ano. I told you, don't mind her. Pagpuprotesta ang ungol ni Marius nang sandaling magmulat ang mga mata. Pagkatapos noon ay muli itong pumikit. Hinila niya ang unan at ginawang dantayan. Nang buksan niya ang pinto ay bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ni Eunice. Sasabihin sana niyang susunod na lang sila ni Marius dahil natutulog pa ito, ngunit bigla na lang pumasok si Eunice na parabang dati pa nitong ginagawa ang pumasok sa silid na iyon. Ni hindi man lang ito nahiya to think na pakilala ni Marius sa lahat ay may relasyon sila. Hoy, sabi nito
na diretsong lumapit sa paanan ng kama. "Gumising ka, buddy." Nakita niya nang dahan-dahang mag-angat ang mukha ni Marius pagkatapos ay tumihaya na animo'y pinangangalandakan ang magandang katawan. Hindi nakaila sa kanya nang mapabuntong hininga si Eunice habang pinagmamasdan ito. "Anong oras na?" tanong ni Marius, gayong pareho nilang alam na pasado alas 8 na. "May relo ka, hindi ba? Bakit ako ang tatanungin mo?" Tila naiinis na sagot ni Eunice. "Bumangon ka na. Napuwit ka bang masyado kagabi? Why don't you ask Clarice? Hindi ko alam kung anong oras kami nakatulog kagabi." Alam niya kung ano ang nais niyang tukuyin at maramdaman niyang nag-init ang pisngi niya. "Hindi na kailangan," sabi ni Eunice nang galit na sinulipan siya. Hindi na kaila sa matalas na pakiramdam niya na galit ang tinig nito. Gayon din ang kaakibat na sulyap na iyon. Hindi man tahas ang inamin ni Marius ay natitiyak niyang higit pa sa magkaibigan ang relasyon nilang dalawa. Nagyayaya sa palaisdaan si Mercedes. "Sasabihin ko na lang na susunod na kayo." Pagkasabi nito ay nagmartsang lumabas sa kwarto ang dalaga. Kung gaano ito kabilis na pumasok sa kwarto ay ganun din ito kabilis lumabas. Tila wala pang 2 minutong nanatili roon. "Galit ba sa iyo?" tanong niya habang pinagmamasdan niya si Marius na walang pagmamadaling bumaba sa kama. "Hindi siya galit sa akin. Galit siya sa ating dalawa. Nakita mo ba kung paano kaniya sinulyapan? At natutuwa ka pang nagalit si Eunice atin? Kaya ba ayaw mo akong umalis dahil gagamitin mo ako para pagsilosin siya? Bakit ko naman gagawin iyon?" painusyenteng tanong niya. "Ewan ko, ikaw lang ang makakasagot sa tanong mong iyan. Naipaliwanag ko na sa iyo kagabi kung bakit hindi ka basta-basta pwedeng umalis. Pwede naman nating sabihin pinatatawag ako ng pinapasukan kong kumpanya. Marami kang dahilan, Marius." "Well, sabihin na nating marami akong dahilan kung bakit gusto kitang manatili sa Mansyon Villafuerte." "Hindi kita maintindihan, Marius. Sasakit ang ulo ko sa iyo. Pakiramdam ko ay dinadagdagan mong lalo ang problema ko. Just leave everything to me. Sumunod ka na lang sa sasabihin ko. Ayaw mo bang makaganti kay Albert sa ginawa niya sa iyo? Paano ako gaganti? Hindi ba lalo ko lang sasaktan ang damdamin ko dahil wala naman siyang pakialam anuman ang mangyari sa akin at sa magiging anak namin. Magtiwala ka, sweetheart," sabi nito nang lumapit at hawakan ang kamay niya. "Bago matapos ang pagbabakasyon mo sa Mansyon Villafuerte ay makakaganti ka rin sa kanya. Hindi ko maintindihan kung bakit ikaw pa ang nagtuturo sa aking gumanti sa kapatid mo. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon, pati ang mama at si Eunice." Narinig niyang mapabuntong hininga ito pero hindi ito sumagot sa tanong niya. Marahan siyang napailing. "Hindi kita maintindihan, Marius." Ngumiti ito bagaman hindi umabot ang saya sa mga mata. "Mauunawaan mo rin ako, basta magtiwala ka lang." Malawak ang palaisdaan ng mga Villafuerte. Para makarating doon, kailangan nilang sumakay ng bangkang demotor. Sabi ni Marius ay aabutin ng umaga bago makarating kung lalakarin ito. Mula sa pagsakay hanggang sa pagbaba ng bangka ay nakaalalay sa kanya ang binata at hindi nakaligtas sa paningin niya ang inis na mukha ni Eunice. Lalo pa nga at tila wala sa sarili si Albert at hindi man lang niya makuhang alalayan si Eunice. Maging si Albert ay napapansin niyang masama ang tingin sa kanilang dalawa. Miski papaano ay kinasisiya niya iyon. Pero nag-aalala rin siya. Baka bigla na lang hamunin ng kapatid nito ng isang away. "Silosa ka ano?" sabi ni Mario sa kanya habang yakap-yakap siya mula sa likuran. Nakatindig sila mula sa balkonahe at tinitingnan ang bantay na nanguhuli ng hipon at alimango. "Bakit mo naman nasabi iyon?" tanong niya at inamoy nito ang leeg niya. Gusto niyang tumutol pero sa kaibutura niya ay nagugustuhan niya iyon. Nahihiya siya sa kanyang sarili. "Pansin kong pinagpapawisan ang ilong mo. Naaaliw ako sa mga babaeng pinagpapawisan ang ilong. Nagpapawis din ba ang ilong ni Eunice?" At dito na po nagtatapos ang 5th kabanata ng ating kwento
at sana'y muli niyo po akong samahan sa susunod ko pang mga uploads. Maraming salamat po. God bless!